Eto, gusto ko lang. At medyo a little bit of good news. Okay lang po ba? Ha? Konting good news. Kasi nung nakita ko to, nagulat ako. Honestly, nagulat ako kasi ilang araw ko na sinusubaybayan tong issue na ito. Eh. Okay, panoorin nyo. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Nanawagan ngayon ng isang mambabatas na aksyonan na ng Senado ang Eddie Garcia Act. Ito na naman ha, yung Eddie Garcia Act. Maganda ho ito, papaliwanag sa atin kung ano ito. Pero ang problema, ginawaan ito ng isang taga-kamara, isang congressman. Actually, itong congressman na ito, nakalaban ko ito eh. Ha? Binanatan ko ito. Pero in fairness, sabi ko naman sa inyo, si Banat Bay po, fair po ako. Even if may binanatan ako dati, kung may magandang nagawa, purihin natin. Kung may magandang ginagawa, purihin natin. Hindi porket dati binanatan ko, hindi ko napupurihin ngayon. Hindi. Depende po yan sa ginagawa nila. Ngayon, maganda itong ginagawa. E di palakpakan natin. Gusto ko to eh. Gusto ko to. Promise. Tapos magkaroon ng aksidente sa isang film set sa Amerika. Si MJ Mondejar sa detalye ng balita. Nagulanta ang showbiz community sa buong mundo matapos aksidenteng mabaril at mapatay ng Hollywood actor na si Alec Baldwin ang cinematographer na si Halina Hutchins sa shooting. Alam mo na awa ako kasi ito si Alec Baldwin, naalala ninyo, nagpunta yan dito, sinamahan pa nga ni Mo kayang kila Pangulong Duterte. Sabi ko nga sayang. Tapos may nangyaring disgrasya dahil nga dun sa ano. Ngayon may pinupush din ito isang kongresista. US film na Rust. Habang nasa set, walang kamalay-malay si Baldwin na tunay na bala pala ang laman ng prop gun na kanyang ginamit. At para maiwasan na mangyari ang kaparehas na insidente dito sa Pilipinas, ay nanawagan ngayon ng isang kongresista na aksyonan na ng Senado ang House Bill 7762 o ang Eddie Garcia Act. Ayon kay Deputy Speaker at One Pacman Portalist Representative Mikey Romero, layo ng panukala na magtakda ng mga panuntunan para dito. Diin ni Romero, marami ng mga aktor ang nasawi dahil sa mga aksidente sa set na pwede naman sanang maagapan. Ay sorry po, stand corrected po, pasensya na, hindi pala si Alec Baldwin, si Steve Baldwin pala. Sorry po, mali ho ako. Pasensya na. Pasensya na ho. Ito, tuloy natin. Ang mga probisyon ng Edgar Mantilla. Banner by pa-shoutout kay Jane Humot B. Nanood po siya ngayon. Humot ho ba talaga yung pag-pronounce? Si Act ay binuo para mapangalagaan ang kapakanan at kalagayan ng mga aktor na nagtatrabaho sa telebisyon at pelikula. Itatakda nito ang pagkakaroon ng mandatory actors and production staff insurance coverage. Oras ng trabaho sa loob lamang ng 8 hanggang 12 oras at pagkakaroon ng medical and safety procedures sa product. Alam niyo kung bakit ko to nagustuhan? Kasi yun, naalala ko nung panahon no ni Mocha. Wala akong biro ah, kahit to hindi naman no siya yung main cast pag yung mga indie-indie. Ginagawa na hong, di ba nagkaroon nga ho ng issue dyan na sinusobrahan nila yung oras ng mga tao? Kasi ang bayaran ho sa mga shooting-shooting is per day. Hindi ho per hour. Per day ho. Ang ginagawa tuloy ng mga producer para makatipid, magko-call time na maaga 6 a.m. Tapos aabot sila hanggang kinabukasan, sasagarin nila hanggang 6 a.m. uli para isa lang ang bayad. Pero sa totoo lang, dapat dalawa na yun kasi ang nasa batas is 8 hours lang, di ba? O 8 hours to at least to sagad ng 12 hours. Pero hindi dapat more than that kasi nagsasuffer na yung mga taong nasa loob na nagtatrabaho. Di lang o artista yan, ang dami yung crew niyan. Ang daming lightsman, audio man, cameraman. Sobrang sinasagad ho ng mga producer. Kasi nga ho, walang batas para magpoprotekta sa mga tao na ito. Kaya ito ho yung Eddie Garcia na act na o bill na pinapasa ho nung isang kongresista. Set, gayon din ang pagkakaroon ng mandatory safety officers, emergency operational standards at procedures, parusa at pananagutan kapag malalabag ang mga nabanggit. Ginawa naman ni Romero ang hakbang kasunod ng... Si Congressman Romero ang nagano niyan, ang nagawa niyan. Ah, Congressman Romero, thank you very much. Ha? Maraming salamat. It's about time, sir. It's about time. Ito lang ang problema. Ano? Nasa Senado na naman. Nga. Naintindihan niyo ibig sabihin? Parang ano eh, kita mo, may mga gustong pagbabago sana. Ay nangyari. Nga na naman sa Senado tayo nito. Diba? Pagkamatay ng kanyang amain, ang batikang aktor at direktor na si Eddie Garcia, kung saan ipinangalan ang panukala. Sa ngayon ay nakatenga pa rin sa Senate Committee on Labor ang panukala habang 2020 pa ito na ipasa sa third reading sa Kamara. 2020 pa pala na ipasa sa Kamara yun? Oh, kaya ngayon medyo nanggigising na ito si Congressman Romero na, "Oy, ano ito? Busy kayo sa pababanat-banat niyo diyan." May mga kailangan pang ipasang, hindi totoo naman eh, di ba? Ano? Yung death penalty, natenga na rin. Ang daming natenga dahil dyan sa lintik na hearing na yan. Ay nako, alam mo, Congressman Romero, tawagin mo isa-isa yung pangalan ng mga senador.
Promise, aaraw-arawin ko dito, babanatan ko para sa'yo. Hindi kasi yung masanang magagandang batas na dapat inaasikaso na ngayon, tulad nito, o diba? Ano nangyari? Wala. Ano, red ribbon tayo. Anong red ribbon? Hindi, blue ribbon yun. Hindi, red ribbon yun. Si Gordon yun nandun eh. Oh, diba? Counterpart bill naman sa Senado ay inihain ni Senator Bong Revilla na isa ring aktor. MJ Mondihar, SM9 News. Subscribe. Ngayon. So, ay nako. Hindi, kasi at ito walang biro. Alam ko yan. Alam ko yung... Kasi naalala ko talaga noon nung panahon ni Mocha yung nag-extra-extra sila noon. Ay, ito nung ibang mga Mocha girls noon nag-extra-extra. Grabe, papupuntahin ka na sobrang aga. Oh. Sobrang aga ng call time. Hindi ka pa naman kukuhanan, ang tagal ka pa kuhanan, aabutin hanggang kinabukasan, tapos ang budget mo ganito lang. Sabi ko nga sa kanila, Moxie, sabi ko nun, Mox, kung ganyan lang din ang budget, yung show natin na isang oras kalahati lang o isang oras lang, pang tatlong araw na nila yun, pang limang araw na nila yun. Hindi, totoo naman eh. Kaya nga sabi ko nun eh, paano itong mga artista na ito natitiis yung ganun? Kaya rin, pansinin nyo ha, may mga nagsusungit ding artista. Minsan di mo na masisi. Pagod na sila eh. Mula simula yun hanggang matapos, nandun sila, nakatenga. Kawa, buti na lang, meron din silang mga van. Kaya nga yung mga van nila, ginagawa na nilang tulugan. May CR ng sarili. Kasi grabe yung shooting talaga. Eh, wala kasing batas na nagpo-protection sa kanila. Salamat na lang dito at sana naman. Next year kaya mabaayos na yan. Hindi, sa tingin nyo next year kaya maayos na yan pag wala na siguro si Gordon, ano? Yan yung mga ganyan na sana nandiyan si Pangulong Duterte kasi pag si Pangulong Duterte yan, siguradong didinggin niya yan, di ba? Ani Takumi, maraming salamat. Siguradong, kasi si Pangulong Duterte, sabihan mo, Mr. President o kaya Senate President, kawawa na ho yung mga nagtatrabahong artista, kawawa na ho yung mga nasa film industry. Wala ho silang maayos na mga batas para proteksyonan sila. Sigurado ako. Ah, ganun ba? Sige, ay ano na natin yan? Ayusin na natin yan. Eh, pag si Gordon sinabihan ng ganyan. Gordon, eh. Ah! Yung magbangangan na yun, mga ganun nun, mamumula na naman yun. Hindi pwede! Pag-usapan natin yung formally hanggang next year. Handa ang until kingdom come. Kaya nga sabi ko sa inyo, pustahan tayo eh. Anong buwan matatapos yung formally na yan? Ako, pustahan tayo mga June 2022. Tapos na yan. Sino? Sa tingin ko 2022 ng June, tapos na yung issue ng Parmali. Tapos na eh. Wala na iba na presidente nun eh. At tinatapos lang nila yan para kay Pangulong Duterte eh. Tsaka para sa election nila, para sa re-election nila eh. Totoo yan! Ay nako, ito talaga oh. Nakakainis. Ano ba yan?